Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mary Sunflower. Hello, Mary Sunflower. Hello, good evening po. Hello, itatanong ko lang po, Brad Jando, confirm ko lang po. Yung mga luminous po na rosary ay hindi po siya dapat gamitin. Okay, Brother Angel. Luminous mystery, rosary po. Rosary na lang po. Wala lang po problema yung kapatid. Basta galing basan mo po binili yan kapatid. Basta wag lang sa galing sa occultism na ano, no? Kaya yung mga hindi kilalang store, delikado yan. Pero yung mga rosary galing naman sa simbahan po, halos lahat approve. Although, hindi naman lahat alam ng nagtitinda na yung iba, may satanic rosary talaga. May mga ganun. Sabi kasi hindi siya ginagamit sa exorcism. So, sabi kasi sa pinsan ko, di yung ginagamit sa exorcism, dapat isurrender mo rin yan. Bro Tata, may idea ka dyan? Bro Tata, yung luminous rosary? Yes, kadalasan sa mga luminous rosary, satanic rosary. Pero mas magandang tingnan maigi kung wala bang nakalagay na ahas yun ang isa sa mga batayan. Pero ingat din tayo kahit pa walang ahas yung naturang luminous rosary. Pero ingat tayo kung saan po galing. Diba? Ang pinag-importante kung saan galing yung naturang rosary. Ano po, binili ko po sa loob. Magbili kayo sa simbahan. Simbahan, cathedral bookstore o sa St. Paul. Yun, huwag magbili sa mga tabi-tabi lang yung mga nasa sidewalk. Parang wala naman po. Binili ko siya sa loob ng simbahan namin tapos na-publish ko na rin po siya. And then yun ang sabi niya kasi member siya sa isang religious organization. Sabi niya lahat daw ng luminous, including doon yung mga luminous na mga images, Mama Mary, Santo Niño, yung mga ganun po, dapat hindi daw siya ginagamit, hindi lang rosary. Mas luminous naman, dahil, daw nung nag-aano po sa dilim. May luminous ako dito na rosary, kaso lang naputol pantanahon sa aming session sa deliverance. So, mag-ingat tayo sa kung sino ang naglagay, saan galing. Pero ang pinaka-importante, tingnan maigi yung cross niya. Yan din nakatatak yung mga ahas sa... Yung cross niya po, ano siya, metal. Benedictine po yung cross niya. Metal po siya. Yung ano lang, mga beads lang po niya, ano siya, luminous. Walang problema. Pero na-bless na. Napabless ko na po siya. Sa kinukonfirm ko kasi sabi niya lahat daw ng umaano sa dilim pag naglight sa dilim noon po yung rosary na luminous pag nag-ano yan sa dilim dapat di daw gamitin. So kinukonfirm ko dito. So hindi siya pwede siya gamitin as long as hindi siya satanic. Again, yes, hindi totoo dahil wala pa yung satanic na rosary. Mayroon namang ang dami namang luminous na rosary noon pa. Pero hindi siya ginagamit sa exorcism po. Hindi siya ganun. Lahat ng
lahat ng klaseng rosary, kahit anong klaseng rosary, basta galing sa simbahan, na bless, pwede gamitin natin sa exorcism. So ito pero po, may rosary din po kasi ako nabili na parang kwintas. Sa gitna po kasi niya, meron siyang lock. Yung para ma-open siya para masuot sa leeg, yung ganun. So yung 10 beads po, na putol po siya, bali 5 sa right at saka 5 sa left na putol kasi meron siyang open lock para masuot sa leeg. Okay lang po ba ang ganitong klaseng rosary? Yun na, pero medyo ano na, hindi na kompleto? Complete po siya. Kaya lang, ano siya, para siyang quintas kasi, isusuot eh, meron siyang lock, ma-open okay, siya. So, okay naman, yung basta, diba, sampung beads ito, tapos, para pinutol sa gitna, and then, kasi may lock siya. So, ano pa, okay po ba siya? Saan magaling yun? Doon din po sa simbahan namin, sa loob ng simbahan. Okay, ano lang yun, style lang yun sa naturang paggawa. Parang pero ganun. Pinag-importante, saan galing, then pinag-importante, tingnan na yung sa cross niya. Ay, so okay lang po ito. Minsan kasi nalilito ako pag akala ko natapos na, pagtingin ko hindi pa pala. Kasi ano, naputo lang siya, may ano kasi yung mga lock, ito, sa parang kwintas. So okay lang ito? Design lang yun siguro para makwintas, pero ang pinag-importante, gamitin natin pag-rosary, baka para na lang passion, pang display na lang. Wala, hindi tayo mag-rosary. And then, last po, ano po yung 13 years na po kasi akong kasal, and then ako po nag-practice ng cares, nakapag-deliverance na po ako. Yung husband ko po, yung kasal pa po namin nakapag-confess, nagamit na po namin yung holy exercise oil, water, at saka soap. Eh, wala namang reaction yung husband ko. Kahit na, dapat napayuhan mo siya mag-umbisal. Hindi naman pwede na kayo lang mag-umbisal, mag-sunod ng curse para po kayo maligtas. Hindi pwede. Mag-goal mo para langit. Yung, hindi po, ibig ko po sabihin, well, hindi po siya nag-confess. Nagamit ho namin yung, akala ko kasi magre-react kasi matagal na hindi nag-confess. Nagamit namin lahat. Di in-expect ko kasi mayroon siyang reaction. Wala po siyang reaction ni ano kaya. Oh. Hindi yun basta-basta natin makita, mag-react siya. May iba nga walang reaction, walang mangituturing natin aversion of sacramentals dahil high rank nang nasa kanya. Paliwala na lang nila, di ba? So, imagine, 15 years na kayong nakasal, saka pagkajurin pa sa kasal niya, ano nyo, siya nakakumbisal? Yes po. Oo. Oh. Hindi rin siya nagsimba, hindi siya sumasama sa akin, yun niya, nasasaktan ako, hindi siya sumasama magsimba, kaya talagang pinapractice ko yung cares. Oh, dapat, challenge mo yan, na madala mo, dahil hindi naman pwede nga, kaya mo ba na kayo ang nandun sa langit, ang yung husband mo nandun sa interno? Diba? Isa sa ating pamilya, medyo matagal umuwi. Diba? Medyo mag-alala na tayo. Saan siya dahil? Saan siya ngayon? Pakitin binakawin. Hangungat mo kayo nandun sa langit, yung husband mo nandun sa interno. Diba? Dapat payuhan mo siya na pagkumpisan. Dahil kung tingnan natin ang Lucas 17:4, ang mabuting tao ay magkasala ng 7 beses sa isang araw. Isang araw ha, 7 beses na yung mga mabuting tao. Kaya 8 times in 7 in 1 week, mayroon ng 49. Times 4 in 1 month, mayroong 186. Times 12 in 1 year, more or less, mayroon tayong sala na 2,350. At saka 15 years na siyang hindi nakakumpisal. 18. Ha? 18 years? Oh. Just imagine. Okay. Pero sa atin, sa katekisim natin, require tayo na mag-kumpisal once a year. Pero yung may karugtong yun, Batagot Katolik, hindi lang once a year, once a month or even once a week. Okay.
Yun nga ang lagi kong pinagdadasal, napakahirap i-ano, i-convince kahit Katoliko na yung family members mo, napakahirap, nasasaktan ako. Kasi hindi nila ako, lahat ng natutunan ko dito, ini-share ko, hindi nila ako pinapaniwalaan, nasasaktan ako, pinipray ko na lang po. So, yun at na saka, lang, ang unang payo mo, bago ni Brother Angel, baka may, kung pwede, paano mo, i-counseling mo, dalhin mo sa pari ninyo, paris-pres, para mag-counseling siya. Dinadahan-dahan ko kasi siya yung mga talk ni Father Darwin. Oh, yun. Isa yun sa mga mas magandang ginawa. Ano, karamaan siya. Dayan, isa kasi nagagamit siya sa akin. Lagi ako nanonood. Ano. Pero minsan may narinig na din siya na Eucharist nung na-explain ni Father Darwin na naging totoong blood at saka ano, parang nag-sink in yun sa kanya. Napakahirap po kasi i-convince yung mga, hindi ko alam, nasasaktan ako eh. And then, ano po, ito po ginagawa ko yung holy water po, yung husband ko kasi pag nag ano siya, nalalasing. Ano po, kanang nalalasing siya, and then nag-sprinkle ho ako ng holy water sa around in the name of Jesus, yung mga bad spirit po, umalis kayo. Ini-sprinkle ko rin po sa husband ko. Okay lang po 'yun. Kasi wala na akong magawa kasi napakahirap po iano. Huwag kayong magkumbiyansa na hindi siya nag-react dahil ang daming kaso namin ni Brother Rindel na paliwala lang yung prayer namin, paliwala lang yung mga sacramentals, parang walang nangyari sa kanya. Huh? Ang explanation niyo sa mga exorcist priests, high rank yung nasa kanya. Pero, high rank yung sa kanya. Kumbaga, hindi tayo kamats niya. Mas maganda yung mag-react. Madali mag-react. Kaya mag-react siya, medyo masakit sa kanyang prayer, nag-react siya, parang tinuture na siya. Pero kung hindi mag-react, sa mga kaso namin, Brad Windel, ilan pang session bago siya nag-react? Ganun so, po. Dapat, mas maganda siguro pupunta kami sa deliverance dito sa amin, no? Pupunta kami talagang sa mga ganun, no? Deliverance minister niya, mga gano'n, no? Hindi lang kami sa bahay. Kasi ako lang yung ako lang yung nagpa-practice ng care, siya hindi. Tapos, nagdi-deliverance ako. Yun nga, pinaano ko sa kanya yung mga sacramentals. So, mas hindi maganda. Siguro. Baka may, kuhan si Brother Angel, may advice siya, dagdag advice, Brother Angel. Yun lang po, no? Sana kung may ano nyo mo din ng punto for punto habang nakikinig ka, baka pwede yung ano sa malaking screen at sana makapakinig siya, kapatid, no? Hindi ganun kadali, totoo yun. Kahit mga asawa ng mga nandito ngayon, hirap din makapag, ano, no? Makonvince yung mga asawa nila, anak nila, nanay, tatay na mapasunod. So, kaya nga sabi ni Jesus, hindi ako dumating rito para sa kapayapaan. Sige po. Nagkakabahabahagi. Sabi, bakit? Kasi hindi lahat susunod. Ikaw susunod, sila ayaw. Pero, hello? At least si try mo, narinig mo po? Sister? Hello? Hello? Hindi mo narinig? Sige po. Medyo naputol lang konti. Naputol po. Yun, isubukan nyo po yung punto for punto, no? Kasi ang mahirap dyan, yung sa Catechism natin 1035, napakaraming mortal sin na nangyayari at kapag namatay yan, immediately he will go to hell. No, nakalagay po sa Catechism natin dyan, 1035. So, sa lahat ng nakikinig ngayon, live-in, civil marriage, or yung mga na hindi nagsisimba, lahat ng mga may kasalanan mortal, paalala muli, Catechism of our Catholic Church, ayon po doon, hindi po ayon sa akin, and the church has, they have the, alam mo naman yon, authority, no, to bind and loose here in heaven. So, ang church nagsasabi na kapag namatay yung in a state of mortal sin, lalo na po si mister nyo na talagang totaling walang ano, simba, walang ano, walang confession, immediately you go to hell. Kahit hindi pa na-embalsa mo yun, agad-agad daw yun. Automatic yun sa hell. So, and this is not a joke. And kung pinag-uusapan ni Kaligtasan ng Kaluluwa and forever doon, yun yung tatahanan na nating ano, kung saan tayo. Hindi na lahat tayong babalikan. Billions of years, doon ka na, wala na. So, that's it.
sana paalala sa atin yan, magpapasko ngayon, kaya lagi ko sinasabi, ang gift natin kay si Jesus ang may birthday, ang gift natin sa kanya, tayo magbigay ng gift. Ano yung gift? Gusto ni Jesus marami tayong ma-save. So make people na sana make sure makapag-confess tayo, makapagsisi, makapagbalik loob. Sana po, sa pamamagitan ng punto por punto, please find your way, no? And pray hard. Pray hard. Walang imposible sa Diyos. Nag-ano po ako, nagpapamisa ng conversion at saka enlightenment, eh. Special intention niya sa rosary din. And then, at the same time, siyempre, may gagawin din kayo, no? So, try nyo minsan pa punto por punto. Minsan, alam mo yung paano-ano lang. Oh, makinig tayo. Walang sapilitan, ano lang. Yan na yung tayo. Una kasi nagka-conflict kami. And then, dahan-dahan. Talaga, pinipray ko. Yes. And then hanggang sa siya na mismo nakakita ni Father Darwin sa cellphone niya. Taga, dati kasi pag ino-off ko pag nandyan siya, eh, kasi nagagalit siya kung ano yung pinapanood ko. Hanggang sa dumating yung point na siya mismo nakakita sa YouTube sa ano ni Father Darwin. Yung nagagalit siya sa kanya, aversion na yun. So baka dyan siya may ano, hindi dun sa holy water at ano, holy and exercise oil. Baka yun ang aversion niya, nagagalit siya pagdating sa Word of God. O, see? Doon pa lang, medyo, kaya, dahan-dahan po, no? Sana ma-share niyo punto por punto and pray hard for his conversion, kapatid. Yun po. Thank you po. Thank you po. Salamat po sa Diyos. Yun lang po. Thank you. Bro Jando? Okay. Okay. May babasahin akong isa rito. Matagal na ito. 2 to 3 days na siguro ito. Sabi niya rito, good PM bro Angel. Ano kaya ang pwedeng gawin abang nandiyan si bro tata? Bro Christopher, ito na, no? Sasagutin natin. Sorry kung medyo na... Minsan kasi gustong isingit. Medyo maraming nauuna kasi. Hindi, nagkukulang tayo sa oras. So Christopher Topper, sana nakikinig ka ngayon, no? Yung may tanong siya, ano daw ang pwede niyang gawin na bro tata pag walang mahanap na exorcist priest? Parang first aid ba? Sabi niya, kumbaga in case of emergency. Salamat po. Ano daw pwede niyang gawin? Ewan ko kung bakit kailangan yun na exorcist priest, no? So mas malamang nito kung baka halimbawa bigla may nasapian or sa kamag-anak niya o kailangan yung ma-deliverance agad-agad. So, paano daw pwede niya gawin niya, bro, tata? Okay, so, hindi ba natin alam kung ganong kaso niya, bakit maghanap siya ng exorcist priest at saka kahit pa may exorcist priest, hindi yun basta-basta na diretso siyang i-deliverance kaya hindi kailangan pang i-diagnose, diba? Yes. So, hindi naman yun parang karwas nga kahit sa doktor, magtanong pang doktor, ano bang sakit mo? I-diagnose kayo sa karyo sa doktor, hindi ka diretso na bigyan ng gamot. Eh. So, ang payo na lang na sa atin, ang payo na lang na niya, na kung nangailangan siya exorcist pero walang exorcist, magpunta na lang sa kanilang parish priest at saka siguro, unang dapat gawin nila ay magpumpisal sa kung sila sa ano, lapit sila sacramentals, pinaka-importante ang sacramentals man dahil yung exorcism and deliverance is sacramentals ang yun. Yun ang pinaka-importante. At si Father Darwin, hindi niya undergo ng prayer healing o yung exorcism or deliverance pag walang kumpisal. So, pinaka-importante yun, lapit kayo sa parish para magkumpisal. O may biktima na ano, yung para niyo, hindi naman yun basta-basta madeklara na posisyon yun o hindi. Susis lang ang determine yun, di ba? So, yun na lang siguro, Brother Angel. Then, ang pinaka-prante o sundin nila ang curse. Then, tapos, kung meron na silang aklat ng deliverance book ni Father Sikla, pwede na sila magsagawa ng sarili nilang ano, pag-deliverance sa kaniyang pamilya lang, hindi na sa labas ng pamilya. Okay, bali dalawa ang pwede niya gawin, no, bro tata.
pumunta muna sa, kung walang exorcist priest, pinakamalapit na priest lang, kahit hindi exorcist, tama, no? O, pwede naman mag-deliverance ang, kahit hindi exorcist priest, using the deliverance prayer lang. Tapos, pangalawa, Bro Christopher, kung alam mo nasa state of grace ka, no? Kahit ikaw, no? Yung mga prayer ni Father Sikia, mag-deliverance mo, basbasan mo ng holy and exercise water, no? Dasal mo ma-deliverance prayer. And tama yon, no? walang higit pa, no, sa sakramento na instituted by Jesus Christ, mga sacraments. Yan po yung sana confession. Kung may kilala kayong medyo na ano na sa dami ng ano kasalanan, o baka pala nyo na sa saniban na, so you can advise him na to go to confession. Much better po yun kaysa dun sa ano, no, dun sa exorcism, may sacramental lang po yun. So yun po yung ano ni Bro Tata, Bro Christopher, no? Pero ang kalimutan yung Grand Brother Angel, yung prayer for protection muna. Prayer for protection din, no? Pag nag-deliverance kayo, kahit nasa state of grace kayo, mag-pray for protection kayo, mga kapatid. Bro Tata, yung mga hindi nakakaalam, siyempre wala naman kay Father Sikia lahat. Pwede ba yung, halimbawa, magbigay ka ng, para walang aversion, magbigay ka ng holy exercise oil sa tao, para, kasi dati may nag-ano rito, nagbigay daw siya, parang na-retaliate siya, nagsuka. So, ngayon, nagsuka yung nagbigay. So sabi nga ni Bro Wendell, baka may retaliation sa'yo, mukhang malakas yung ano nung binigyan niya. Ngayon, eh kung wala namang lahat, hindi naman lahat na may mga prayer protection, pwede bang yung St. Michael the Archangel prayer for protection? Pwede na rin, kahit yung Guardian Angel, yes. St. Michael. Yes, okay. Para sa mga taong hindi lahat kasi may ganyan eh, may Father Sikias, ano. So yun po mga kapatid, no, lahat po nakikinig ngayon, bago kayo magbigay ng ano, bago kayo magbasbas, prayer for protection muna, at make sure, no, you're nasa state of grace kayo, na may confession kayo, tapos prayer protection, prayer for protection bago nyo gawin yung mismong ano, deliverance na yon, o kahit anong pangplano yung magbigay ng sacramental o kung ano man. So, yun po. Maraming salamat, Bro Tata. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you. So, alas 10 na po. So, pasalamat na po tayo. Sensya na po kay Brother Instituto dahil alas 10 na po. So, dito na lang tayo ngayon kay Brother Tata Rosa, sa kanya pasasalamat. Brother Tata, ikaw okay, muna mga na. Okay, maraming salamat, Brother Jando. At saka, naman nandito mas Brother Rindel, pero baka naka-live lang yun, pero wala dito, wala sa kantang table. So, maraming salamat sa lahat ng nagtanong at hindi pa nakapagtanong. So, saludo po ka sa iyo. Saludo po ka sa inyo na dito magtanong sa punto por punto, hindi sa mga iba't ibang mga exer sa ibang sikta. So, pastor, si Badilis, si Bapa. So, may bukas pa tayo. Bukas, tanungan diretso. Doctrinal exposition bukas. So, maraming salamat sa mga tanong at saka maraming salamat naman sa kuntong share. Ay pa, medyo nahirapan tayo. Salamat sa tulong ni Brother Jando. At saka sa lahat na nakantabay dyan at subaybay sa aking live sa channel, hindi ko nakapagbigay nila ng mag-welcome, pag-acknowledge. Sorry po dahil yung isang cellphone ko ay naka-charge. So, sa lahat ng mga kapatid natin, sana patuloy kayong magsubaybay at ipagdasal ang Team Maria sa punto por punto at magpatuloy natin naturang programa. Dahil ang dami ng mga iba't ibang nagsuport ng sikta na nag-penetrate na din sa social media. Hindi lang yung mga SDA, halos lahat ng mga iba't ibang sikta na nasa social media nag-penetrate. So ito lang punto por punto, kasama sa iba't iba natin makasamahan sa Kapwa Sote na sa naka-live din sila. Mayroon siya lang sa Ruling Channel. So malaking tulong na yon para ma-counter yung mga ibang sikta na katulad ni Bacalaris, hindi pa isa sa pinutol niya yung pahayag 14-12 na yung pagtitiis ng mga banal, nag
sunod sa utos ng Diyos at sa Panginoong Hesus. Hindi na niya binasa yung banal. So, pag hindi natin alam, parang tama siya dahil parang niya, isde iyon dahil nagsunod sa utos ng Diyos. So, bakit hindi niya binasang banal? So, masalungat na dahil walang banal sa SBA. So, tumutok yun sa Katoliko. So, mas maganda, magbasa tayo kung anong mga talata na ginamit dito sa punto-punto. Kung pwede, mag-tipnote po kayo. Yan lang ang pinaka-importante. So, maraming salamat once again. Sana patuloy ka nang magsuporta sa mga channels namin, especially po sa ating Tata Rosal, Pagsisulat sa Katotohanan. Ating kasalamatan, of course, ang may kapal ng Panginoong Diyos, yang nasa kanya ang lahat at wala tayong magagawang wala siya. So maraming salamat. God bless us all. Advance Merry Christmas. Good night, everyone.